Hello, muli, magandang araw po sa ating lahat, magandang buhay. Ito naman po ang inyong papaludlove na muli po ay nandito naman po sa iyong harapan at may panibago po tayong topic na pag-usapan. Maraming salamat nga po pala sa patuloy na pagtitiwala sa aking mga palabas. No? Pag-uusapan po natin ngayon guys ay ang tamang gamit ng U-turn slot. No? Marami po kasi ang hindi alam kung paano gamitin ang U-turn slot na iyan. Marami akong nakikita, marami akong napapansin. Nung isang araw nga, muntik na akong bumangga dahil hindi alam ang paggamit ng U-turn slot. At ang truck ba ay nararapat yung basta-basta na lamang singitan sa U-turn slot? Guys, ngayon nyo malalaman, lalo na sa mga private vehicles, mga coach dyan, na hindi nyo po dapat sinisingitan ang truck dahil baka mamaya hindi nyo alam ang karga niyan ay mabigat. Pero bago natin puntahan yan, kung hindi pa tayo magkaibigan or hindi pa kita subscribers, wala ka pong ibang gagawin. Paki-subscribe ang channel ko and paki-press ang notification bell and paki-like and paki-share din sa iba para at least nalalaman po nila at nang sa gayon ay nakakatulong po sa kanila at nakakadagdag po ng impormasyon o kaalaman pagdating po sa paggamit ng U-turn slot. No? Napakahirap na hindi mo alam ang gamit ng U-turn slot, basta ka na lang luliko. Ikaw na nga ang papasok, ikaw patong siga, no? Mali po 'yung guys, no? Aksidente ang hinahanap mo kapag ganoon. Nang minsan meron akong naranasan. Nauna na nga ako eh. Tapos bigla siyang lumiko. Eh alam nga naman syempre, itigil ko pa. Abay hinahabol ako. Pagkatapos eh in-overtake na ako, kinata ko, no? Hindi ko na 'yun nakuha ng video. Matagal-tagal na 'yon. Pero mali pong pag-uugali o asal sa kalsada, wala kang disiplina o wala kang tinatawag na etiketa. Mali po kapag ganun. Mali ka na nga, ikaw pa tong galit. Kumusta ang pagdadrive mo sa araw-araw guys? Kumusta ang iyong performance sa kalsada? Lalo na pagdating sa U-turn slot. Or kahit hindi U-turn slot, sa mga tinatawag na pagkakat. Guys, tandaan nyo, napakahirap nang merong nagagalit sa atin na habang tayo nagmamaneho, pinagdadasal na tayo yung mabangga. Bakit? Kasi kinat natin sila, pero hindi tayo nila inabutan. Huwag nyo pong gawing ugali sa kalsada ang mangkat. Huwag nyo pong gawing ugali sa kalsada ang manggit-git. Huwag nyo pong gawing ugali sa kalsada ang mambasag ng side mirror. Kasi, yun nga po, ulitin ko, hindi man kayo nila kilala, pero ang sumpa, matindi yan. Pag sinumpa nila na mabangga kayo, isang araw, baka naman makikita niyo sarili niyo, nabangga na nga kayo. Iba po ang karma kapag yan ay gumana, no? So, sana po iwasan po natin ang makasakit ng damdamin ng kapwa natin motorista. Okay. Sa video kong ipakikita sa inyo, ay makikita ninyo ang iba't ibang uri ng paggamit ng mga motorista ng U-turn slot. Meron makikita ka na muntik na akong nabangga. Muntik ko nang mabangga yung Innova dahil sa kanyang pagpasok ng bigla. E-truck po yung akin, mabigat ang pangarga ko. Ulitin ko guys, no? Sa mga private vehicles dyan, wag naman po kayo naman sabihin yung porket private vehicles kayo, wag nyo naman pong sasabihin sa sarili nyong consider na wala naman kayo talagang alam. Hindi po ganun. Kahit papaano sana naman, nag-aaral din kayo ng patakaran sa kalsada. U-turn slot guys, kapag ikaw ipapasok, walang pagkakaiba sa rotonda, no? U-turn slot, dahan-dahan ka lang po. Hindi yung U-turn slot, kana nga, papasok ka at meron namang nat sa tinatawag na main road or right of way, ay ikaw pa ang nagpilit na umuna. Ang mangyayari sa inyo, bangga. Paano kung hindi ka pagbigyan? Dahil ang katuwiran ng driver na yon ay nasa right of way siya. Marami mga ganun. Sigurado, aksidente ang kalalabasan. Gagawa kayo ng traffic na ikaw ang may kasalanan. So guys, mali po yung ganong estilo. No? Tara, panoorin natin guys. At kung sa tingin mo ay ganito ka mag-drive, lalo na sa mga U-turn slot, baguhin mo na po. Bakit? Kasi, ulitin ko, lilikha ka lang po ng traffic. Mumurahin ka ng mga motorista dahil na traffic. Bakit? Kasalanan mo eh. Hindi naman sana magkakaroon ng banggaan kung hindi ka ganun magmaneho. Hindi ka adelantado masyado mag-drive. Wala kang disiplina sa sarili. Ang isip mo,
mauna ang ulo mo, yun, magulang ka. Pero hindi mo alam, pag nagkaroon ng banggaan, marami magagalit sa'yo dahil sa kagulangan mo. So, tara, punta natin, panoorin natin yung iba't ibang uri na ginawa ng mga motorista kotse kung paano sila mag-U-turn. Paano sila pumasok galing sa pag-U-turn. Yan guys, so yan, oh, oops. Oh, yan, nakita mo, yan, oh, mali po na pag-U-turn yan. Maling-mali, babangga pa, kasi katulad ko, mabigat ang karot ako. Lumalan siya sa gilid. Siyempre, iniisip niya, pag nakaw ng ulo niya, pag bumangga ako, ako talo. Eh, katulad ng mabigat ang pangarga ko. Oh. Yan ang problema ng mga driver guys, na hindi alam ang tamang gamit ng U-turn. Kung hindi mo alam ang tamang gamit ng U-turn, ay wala, eh, paano kung hindi kumagat yung preno ko doon, yung mabigat ang karga ko, paano kung lumusot, isalpok siya, kasalanan ko ngayon. O, diba? Ang magugulang ng mga driver guys. O yan guys, ayan, o, yung turn slot na ganyan. Ayan. So yan ang, yung isa tama yon, isa mali. Yung puti, mali siya. Dapat talaga magantay. Magantay. Kasi, nasa right of way ako eh. So ayun, nakita nyo, di ba? Nakita nyo yung paggamit, maling paggamit ng U-turn slot ng marami. Isa lang ang nakita kong tama eh, na gumamit eh. Pero halos karamihan, mali. Puro mga nagmamadali. Puro gustong makapasok. Bakit makapasok din naman kayo eh? Hindi naman palagi na naandun lang kayo. Gawin nyo lamang po ng tama ang performance ng inyong pagmamaneho. Lalo na kapag kayo ay lumiliko sa U-turn slot. No? Matamang gamit po yan dyan. Sa totoo lang, huwag niyong isipin na bibilisan mo, ikaw ang papasok na meron namang nasa right of way. Kasi kapag kanauna ang ulo mo, pag nabangga ka niya, siya ang may kasalanan. Maling-mali po yan. So, I hope so guys na nakakabigay at nakakatulong po ng impormasyon ang aking mga tips sa inyo sa mga driver na hindi alam ang gagawin sa kalsada dahil aminin natin ang katotohanan, tinamad kumuha ng exam dahil natakot baka bumagsak, nagpalakad na lamang sa fixture, kaya ayun, wala nga lang pagdating sa kalsada, ang alam lang magmaneho, pero yun nga, kapag nagmaneho ka, delikado, bakit? Wala kang alam sa kalsada, ang mangyayari, ayun, palagi na lamang aksidente, makakalikha ka ng aksidente, madadamay pa ang iba, no? So guys, simple lang po ang logic ng pagdidrive. Magkaroon ka ng disiplina sa sarili mo. No? Tandaan mo guys, kung ano ang ginagawa mo sa kalsada, nagre-reflect po yan sa pag-uugali at pagkatao mo. Kung barumbado ka mag-drive sa kalsada, ang unang impression sa'yo na makakakita, barumbado ka rin talaga sa personalidad mo. So, huwag mo pong gagawin ang isang bagay na magiging dahilan upang ang marami ay masadlak sa kapahamakan na ikaw ang mayroong kasalanan o nagkaroon ng kasalanan. No? Tandaan natin guys, hindi po maganda ang palaging nagmamadali. Nagmamadali kang wala ka namang rason para ikaw ay magmadali. Maling, 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 mali. No? So, lagi ako may paalala tungkol sa bagay na yan. No? So, para po sa mga motorista na palaging nagmamadali, ulitin ko ang aking patlaging sinasabi. Huwag po tayong palagi nagmamadali dahil baka imbis na ikaw ay mapadali sa aksidente, ikaw ay mapagawi. Ating buhay, ingatan palagi, isipin mo ang pamilya natin naghihintay sa ating pag-uwi. Ingat, ingat. God bless. This is your Papa Rude Love. See you on my next vlog. Hasta la vista, baby.